Hello guys! Hello mga kalugar at mga uragon! Welcome back nga pala sa ating channel, The Iwolski World Channel. So for today's vlog nga pala guys, gusto kong i-share sa inyo yung pinasyalan namin dito sa Manila. At ito ay isa sa kilalang pasyalan. At ito ay ang Paco Cemetery. So nga pala, bago ko simulan ang aking kwento, itong nakikita niyong puno ay isa ito sa mga punong saksi sa ating kasaysayan. Ito nga pala guys, ang mabubungaran ninyo bago kayo makapasok sa loob. Isa siyang mataas at lumang pader. At makikita nyo na meron siyang isang mark. At ang mark na ito ay ang papatunay na ang lugar na ito ay isang dating sementeryo. Sa kabilang banda naman guys, makikita nyo rin ang marka na nanggagaling sa Philippine National Historical Commission. At ito ay ang papatunay na ang lugar na ito ay bahagi ng isang National Historical Shrine. Kapag kayo guys ay nakapasok na sa unang mataas sa pader, ito ang mabubungaran nyo naman pagpasok nyo. Ayan, meron siyang mga kalapating mag-welcome sa inyo. Actually, pwede nyo silang pakainin pero depende kung papayagan kayo ng gwardya. Sa pagpasok nyo pa lang guys sa lugar na ito ng Paco Park, depende na sa inyo kung anong mararamdaman nyo. Pero ako, nung pumasok kami dito, ang naramdaman ko is parang may peace, may katahimikan. At talaga namang, kung naghahanap kayo ng lugar na gusto nyo lang mag-contemplate, gusto nyo mag-reflect sa sarili ninyo, pwedeng-pwede ang lugar na ito. At dahil guys, ang Paco Park ay nasa sentro lang ng Manila, usually, marami kang makikitang mga iba't ibang lahi na bumibisita sa lugar na to. So, ito nga pala guys, yung mga pader na pinaglagakan dati ng mga namatay noong unang panahon. So bago tayo guys maglibot-libot sa Paco Park, gusto ko kayong kwentuhan at bigyan ng small background sa lugar na ito. Ang totoo nga pala guys, so ang dating pangalan ng Paco Park ay ang Cementerio General de Dilao. So dahil sa pagdaan ng mga panahon, ito ay ginawa na lang ng recreational garden. Pero alam niyo ba guys na ang Paco Park ay dati siyang cementerio ng Manila noong unang panahon ng mga Dominican. Ayan. During the panahon ng Spanish era. Ang Paco Park ay matatagpuan lamang sa General Luna Street at sa east end ng Padre Paura Street. Doon yun sa Paco Park. At doon yun sa Paco, Manila. Ito guys ay nabuo noong unang pang panahon, noong 1807, ng mga colonial elite, tinatawag. Tapos, nag-expand ang sementeryong ito noong 1822 nang magkaroon ng cholera outbreak. Tapos guys, alam niyo ba na ang lugar din na ito ay naging kanlungan ng tatlong paring martyr na si Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na mas kilala sa tawag na Gumbursa. Noong February 17, 1872, dito rin sila guys in-execute dahil sila ay pinaniwalaan ng mga Espanyol na traidor. Kaya sila ay pinatay, ginarote, at dito rin sila inilibing na magkakasama, pero unfortunately, hindi na malaman kung nasaan dahil wala silang nilagay na kahit anong pananda. At noong 1896 guys, si Jose Perizal ay in-execute din sa Luneta, kung saan doon din siya binaril ng patalikod ng mga Espanyol dahil sa kanya ding involvement noong Philippine Revolution. At alam niyo ba guys na ang Paco Park din ay naging kanlungan pansamantala ni Jose Rizal. At dahil noon ay hindi pinapayagan na dalhin o ibigay ang katawan niya nung mamatay si Jose Rizal, kaya ang ginawa ng kanyang kapatid ay kinausap nila o nag-bribe sila doon sa isang Espanyol para ibigay sa kanila ang katawan ni Jose Rizal. At alam niyo ba, para hindi matunto ng mga Espanyol ang kanyang libingan, so para mamartahan, nilagyan ito ng kanyang kapatid na RDJ. Ibig sabihin, Rizal y Jose. Pinaliktad lang nila yung Jose de Rizal para sa kanyang pananda. At ang mga pader na ito guys ay saksi sa kung ano ang nangyari noon. Bukod sa ang Paco Park ay para din siyang naging isang kalungan pansamantala ng mga namayapang Espanyol na may kaya noong unang panahon. At ito guys na nakikita nyo ngayon, ito guys daw yung site kung saan inilibing pansamantala yung wala nang buhay na katawan ni Jose Perizal na may nakalagay na RPJ bilang pananda. So, nung nandito kami guys sa Paco Park, in-explore namin ang bawat sulok.
So, makikita nyo dyan na bawat party niya ay may matataas na pader. So, actually, isa lamang siyang parang pabilog na lugar na mayroon siyang matataas na pader. So, katulad na binanggit ko sa inyo kanina, kung gusto nyo guys na mag-muni-muni or makapagsarili lang, naghahanap kayo ng peaceful na lugar sa Metro Manila o sa Maynila mismo, pwedeng-pwede kayong pumunta dito sa Paco Park. So, nakakatuwa lang dahil nabisita natin mismo yung himlayan ni Josepe Rizal. Ayan, so medyo matagal guys yung aming pag-stay dyan at binidyo-bidyohan natin para maiparating o maipaalam din sa ibang mga tao na hindi nakakarating dito. Hindi naman kayo guys mawawala, makikita nyo rin agad ang site kung saan nililibing si Jose Rizal sa Paco Park kasi meron naman siyang pananda. Ayan, so kung makikita nyo sa video, ayan lang yung small portion niya doon sa Paco Park. Pero parang nagsisignifies na rin niya na dito talaga si Josepe Rizal na ilibing bago pa siya na ilipat o ang kahit katawan niya mismo pabalik ng Luneta Park. So malaking bahagi ng ating kasaysayan ang Paco Park na ito dahil ito ay nagsilbing kanlungan ng mga namayapa nga na mga tao regardless of their race, regardless kung mananakop sila noong unang panahon. So, ito yung kanilang naging kanlungan pansamantala. So, ang Paco Park, guys, ay nagsisilbi na rin siyang isang iconic na lugar sa bahagi ng Maynila. So, dati nakikita lang natin siya, o nakikita ko lang siya dati sa mga libro. Pero ngayon ay nakaka-amaze dahil personal na namin talaga siyang nakita at nabidyohan pa. Ayan, kung makikita nyo, meron din mga tao na local at saka foreigner na pumupunta sa lugar para ma-explore siya. So, kung ma-imagine nyo na parang nasa gitna kayo ng city, pero sa city na to, andun pa pala yung ganitong katahimik na lugar. Siyempre, ma-expect mo naman na tahimik talaga ito kasi nga, dati itong sementeryo. So, nakausap nga pala namin ng gwardiya dito. Hindi naman sana nanako tayo, pero ang sabi niya ay marami daw silang nararamdaman dito kapag gabi. So, syempre, dahil nga, ayan, kung makikita nyo guys sa mga pader niya, parang meron siyang mga maliliit na bintana. Actually, yan yung guys nilagyan dati noon ng mga katawan ng mga namayapa. So, syempre guys, para ma-enjoy namin yung pagkakataon, ayan, nagkaroon kami ng mga video-video dito. Pero, ayun lang nga, dahil di pa tayo masyadong marunong mag-edit, ayan, kaya kunwari ay naglalakad tayo na may nagbibigay sa atin na ibang tao. So, syempre guys, moment din namin ito ni Mrs. para dito sa vlog na to. So, ayan. So, kung nakikita ninyo, sineset up natin yung camera, tapos, ayun, maglalakad tayo. So, ano masasabi nyo dyan guys? Okay ba ang pagka-edit namin o kulang pa? Comment nyo naman dyan kung ano ang masasabi ninyo sa effort namin ito ni Mrs. Ayan, di ba? Parang hindi talaga halata na edited ang ating video. Meron pa dyan mga, ayan, mga ganyan-ganyan. So guys, dito nga pala sa lugar ng Paco Park, sa pinaka gitnaan niya, meron guys isang maliit na chapel. So usually dito ay nagkakaroon dito ng misa. At ang lugar nga pala guys ng Paco Park ay nagiging lugar na rin siya para sa mga photoshoot. Kung gusto niyo ng lugar na tahimik na gusto niyo mag-prenup, ayan, sa inyong mga kasal, sa mga debut, pwede dito guys at sa iba pang mga personal na okasyon. Dahil ang Paco Park ay ino-open nila para ito sa lahat. Tapos syempre, habang nandito na rin kami ay in-experience na rin namin kung ano ba ang mararamdaman mo na naglalakad ka sa daang taong pader na ito. So usually, ang alam ko, merong mga renovation na ginawa sa lugar ng Paco Park, pero mas malaking bahagi pa rin o porsyento ng lugar na ito ay original pa. Kumbaga, hindi pa talaga siya nawasak. Ayan. So, syempre, may nag-maintain sa lugar na ito, pero all in all, guys, nasabi natin na original pa o sinauna pa, guys, yung mga makikita nyo dito sa loob ng Paco Park. Maganda guys yung experience namin sa lugar na ito dahil, ayun nga, aside sa nabalikan namin ang kasaysayan ng ating bansa,
nakapag-usapin kami ng seryoso dito ni Mrs. nung time na yon at na-enjoy talaga namin ang moment na ito. So nakakatuwa lang dahil merong ganito pang lugar na mapupuntahan sa lugar ng Maynila. So kaya guys, simple lang naman ang lugar ng Paco Park. Kung naghahanap na kayo ng tahimik, kung kayo ay pamilya o magkakaibigan, open guys ang Paco Park. Nung pumunta kami, parang ang binayaran lang namin ay nasa 15 pesos per person. Pero depende kasi minsan nagkakaroon sila guys ng promo. Kaya minsan nalilibre nila ang entrance. Kaya pwede na kayong pumasok ng libre sa Paco Park. So meron lang nga pala guys oras ng pag-stay sa Paco Park. So depende na rin sa sasabihin syempre sa inyo ng guardian. Pero usually guys hanggang nag-start silang magbukas simula ng 9 a.m. ng umaga hanggang 5 p.m. ng hapon. So, may enjoy nyo na ang Paco Park. So, yun lang guys ang ating kwento sa vlog na ito. At hoping na kayo din ay makapunta at ma-experience nyo rin ang Paco Park. So, napakaganda niyang lugar para ayun, mabisita guys at mabalikan ninyo ang kasaysayan ng ating bansa. So, mas madidetalye ninyong malalaman kung bibisitahin nyo ang lugar na ito. Kaya, ayun lang, kung kayo may makakapunta ng Paco Park, enjoy the moment. Of course, syempre, balikan ang kasaysayan, matuto sa kasaysayan. At syempre, as much as possible, ibahagi ang kasaysayan nito sa iba, lalo na sa ating mga kabataan. So, ayun guys, so namulot din kami ng mga bulaklak na nahulog mula din mismo sa puno sa loob ng Paco Park. Tapos nilagay namin siya sa chapel bilang pagrespeto sa mga nailibing doon, sa mga nakalibing pa doon. Ayan. So ito nga pala guys, yung sa gitna ng Paco Park, ginawa na rin siya ng parang may fountain para siguro magbigay buhay din sa lugar na ito ng Paco Park. Ayan. So napaka-peaceful. Napakasariwan ng hangin, marami pang mga puno. At ito nga pala guys, yung shrine ng Gumburusa. Ayan, so finally nagawa na sila ng shrine dito. So kung naalala nyo guys na after na kanila execution ay nilibing sila dito ng walang mark. So finally guys, ito, nagawa nila sila ng mark. Ayan. At ilang mga babasahin ang mga kita ninyo sa nagsasabi pa rin kung ano ang naging kasaysayan ng lugar na ito. Ito ang Paco Park dito sa Metro Manila. Ayan, particular of course dito sa Maynila. So, hopefully guys, makabisita rin kayo dito at sana ay nag-enjoy kayo sa ating munting palabas. Thank you guys! Balikan ang ating kasaysayan para matuto tayo sa kasaysayan. At kung alam natin ang kasaysayan, matuto tayong pangalagaan ito at protektahan ito. See you guys around!